Alright, once again, narito na naman po tayong muli, mga kaibigan, sa ating YouTube channel, The Mel Duran Channel. So, good morning everyone! Good afternoon and good evening. Kumusta na po kayong lahat? Lalong-lalo na sa mga nasa malalayong lugar. So, sana nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan. Of course, kasama na ako dyan. So, for today's video, mga kaibigan, ay gagawa tayo ng gamot ng hinihingal. Hinihingal talaga. So, alam ko kung anong nasa isip nyo, iba yan. Kasi ako, kahit kunting lakad lang, ay hinihingal na. So, naranasan ko yan before. Kaya ngayon, isishare ko sa inyo mga kaibigan at na-prove ko na maganda pala ito. Talagang mabisa siya. So, it is natural way sa paggamot ng hinihingal. Kahit kunting lakad lang, hinihingal ka na. So, kasi naranasan ko noon before, nag-research talaga ako. Kaya ito ngayon mga kaibigan, ito gagawin natin ngayon. So please what's up, samahan nyo ako mga kaibigan, at umpisahan natin gawin ito. Tara, let's go! So mga kaibigan, ito na ang hinahanap nyo. So, isishare ko sa inyo ang natutunan ko. Sa natural way lang, nagamot ako. So, tara. Ito na ang para sa inyo. Alright mga kaibigan, narito na po. So, na-jar na. But before we'll go on mga kaibigan, narito ang mga ingredients na ating gagamitin. So gagamit tayo ng limon instead of calamansi kasi wala tayong calamansi. Ito lang nakita ko. So limon ang gagamitin natin ngayon. Then gagamit din tayo ng bawang at mayroon tayong sibuyas of course. Ito, maliliit yung sibuyas natin kasi naubos na yung malalaki ko. But anyway, hahati-hatiin naman natin ito ng pino. So, ito naman ang ating honey. Kailangan may honey. Guys, kailangan may honey. So, mayroon tayong, of course, mayroon tayong luya. So, ito lahat ang ating mga ingredients. Okay? Tara, let's go. Umpisa na natin. Samahan niyo ako mga kaibigan para matry din ninyo ito. May apply din ninyo ito. Para lang po sa mga mayroong karamdaman na ganyan. Kasi naranasan ko rin yan eh. Kasi medyo nanaba ako, napasarap ako sa kain dati. Kaya, yun siguro, pag lumalakad ako, kahit maikli lang yung ano, parang napapagod ako. Pag kunting lakad lang, hinihingal na ako. Kaya gitry ko ito. Nag-research talaga ako kung ano ang gamot nito sa mga natural way lang na pamamaraan. No? Sa natural way lang ng mga gamutan. Okay? Tara. Walang mawawala kung itry natin mga kaibigan ito kasi ito ay natural lang na mga ingredients. So, ito ay gamit natin sa kusina. Narito na ang mga ingredients lahat. Kung tayo nagluluto ng mga ulam, ito ay lagi nating ginagamit. Kaya tara, let's go!
Okay, mga kaibigan, narito na. Nabalatan na natin lahat. So ngayon ay atin na siyang paghiwa-hiwain ng maliliit or pino. Pinuhin natin ito bago natin mamaya pag nahiwa na lahat ay imimix na natin sa jar. Pero bago natin imimix ay atin mo ng pigaan ang ating limon para maalis yung mga buto niyan. Okay. So ito na mga kaibigan ang ating mga pinaghihiwa-hiwa na mga ingredients sa ating gagawin ngayon na araw nito. Okay, tingnan natin kung ano ang mga benepisyo ng ating mga ingredients na to. Okay, so mag-start na tayo at mayroon tayo ditong malinis na jar. So kailangan mabasagin na jar ang ating gamitin para malinis. So, huwag nating iano sa plastic kasi mayroon contamination dyan. So, kailangan mabasagin ang ating gamitin. Okay? At narito ang ating honey. So, narito ang ating honey. Munti ko nang makalimutan, mga kaibigan. So, start na tayo. Ito na mga kaibigan. So, atin ang pipigaan ng ating limon para maalis yung buto nito. At ang juice lang, ang katas lang ang ating kunin dito. Okay, tuloy-tuloy lang sa pag-watch para makita nyo kung paano natin ito ginawa. So, ito na, mga kaibigan. Okay, na-mix na natin. So, ready na ito natin pag-preserve within 1 week. Then, pwede na tayo mag-take nito. 1 teaspoon in the morning and 1 teaspoon in the evening. It's up to you guys. If 1 tablespoon in the morning and 1 tablespoon in the evening. Alright. Only 1 week preservation, mga kaibigan. And after 1 week, you can take 8. Already. And again. Alright, mga kaibigan. Narito na po. So, naka-jar na. So,
narito na, tapos na tayong gumawa. So, i-preserve na natin ito within 1 week. Then, after 1 week, you can take it one teaspoon in the morning and 1 teaspoon in the evening. So, either 1 tablespoon in the morning and 1 tablespoon in the evening. So, nasa sa inyo kung anong kaya nyo, mga kaibigan. Sabagay, masarap naman ito. So, ito lang po ang ma-share ko sa inyo for today's video. Mga kaibigan, thank you so much for watching and kita-kits tayo muli for the next video dito lang sa Mel Duran Channel, and God bless everyone. Okay? And I'm psychotic, but then you like it like that.